Guys, welcome na naman sa aking channel. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung kantang Catriona by Matthaios. So, itong kantang to ay ni-request ni Renzo Lasso. So, ituturo ko sa inyo yung with Cappo at no Cappo version ng kantang to. So, bago tayo mag-start guys, gusto ko muna bumati sa inyo ng advance Happy New Year or Happy New Year sa inyong lahat. Sana maganda ang pagpasok sa atin lahat ng bagong taon. So, bago tayo mag-start guys, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yung subscription button dyan sa baba at notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong guitar video tutorial. Guys, siya pala, paki-follow ko sa aking Facebook page na bago ko lang siya ginawa guys. So, bago pa lang ini-start. Inaayos ko pa. May inaayos pa ako dun sa Facebook page na yun. Guys, paki-follow ko sa aking Facebook page. Yun lang guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga subscriber natin. So, yun guys. Tara, mag-start na tayo. Hey! So, dito muna tayo sa ating no capo version. So, ano ba yung mga chords natin sa no capo version? Yan ay F, D minor, B flat. Kung kaya nyo mag B flat ng parang power chords, mas okay. And then, C chords. Kung hindi nyo kaya mag bar chords pa guys, yung F pwede nyo gawing parang yan. First string, second string, first fret, and then third string, second fret, fourth string, third fret. Yan. Kung hindi nyo rin kaya mag B flat, pwede naman yung shortcut natin na B flat. Pwedeng ganito. Yan, tatuhin nyo. Pwedeng dalawa lang. Pero yun lang, papatugin yung string. Fourth string, second string, fourth string, third string, second string, at first string. So yan. Sample lang ko muna guys bago ko ituro sa inyo yung strumming pattern. Ganun lang yung ating strumming pattern guys. So sa no capo at with capo version, yun yung gagamitin ating strumming pattern. So paano ba yun? Down, up, down, up, up, down, up, and then lipat ng chords. Down, up, down, up. So babagalan natin. Then, lipat ulit ang chords. Ulitin natin para talaga makuha nyo na. So, ganun lang siya kadali, guys. So, napaka-easy lang, di ba? So, sample lang natin. Oh, hihimigan ko na lang guys. Pasensya na kayo kung mali yung ating mga lyrics. Ayan.
Pasensya na kayo, hindi ko masyadong alam yung lyrics at mahirap yung lyrics niya. So, yun lang guys. Kung nakuha niyo na, dako naman tayo sa ating with Cappo version. So, dito naman tayo guys sa ating with Cappo version. So, kailangan natin ng Cappo sa third fret. So, ano-ano ba yung chords natin sa with Cappo version? Yun ay D. Para to sa mga beginner. So, kung may Cappo kayo, mas madali nyo matutugtog tong kantan to. D. After nun ay B minor. So, hindi yung B minor natin na ganito. So, papadaliin natin na B minor. So, yung paggaling nyo ng D, iaangat nyo lang yung hintuturo nyo at middle finger sa 5th string, 2nd fret, and then 3rd string, 2nd fret. Yan ang ating B minor. After nun ay G. And then A chords. Pwedeng A na lang ay i-plot nyo na lang to. So, same lang strumming pattern guys, katulad nga ng sinabi ko. So, ganun lang guys, kasimple yung tugtugin tong kantan. So, hanggang matapos na yung song, yun lang yung mga chords natin. Sampulan ulit natin, kahit mali-mali yung lyrics. I love the way she makes me smile, she makes me squirt. Yes, sir. It's killing me, but she gave me word, word. So, ganun lang guys tong kantan to. So, may bonus ako sa inyo yung ating pluckings doon sa intro. Sa gagamitin nyo sa kasabay ng ating intro. So, sampulan ko muna. So, paano ba yun? So, sa 6th fret, ang ilalagay kong number guys sa taas ay yung number ng ating fret. Para hindi na kayo malito. So, 6th fret, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second string at first string lang ang gagamitin natin dito. So, dalawang plucks sa second string. And then, 8th fret. Then, first string, 8th fret, second string. Pagpunta nyo sa 8th fret, second string, slide nyo ng 10. And then, balik ng 6th fret. So, ulitin natin. And then, ulitin natin. Ang bagsak nun ay dito naman. Sa 8th fret, 2nd string. So, sa una, sa 6th fret ang bagsak. Pangalawa ay sa 8th fret. So. So, ganun lang guys yung ating plucking. So, napaka-easy, diba? Masasabayan nyo na siya at matutugtugan nyo kung jamming kayo.
Kung sa may capo naman, okay lang guys. Same lang din siya. Sa 6th fret niya pa rin siya anhin, pero magiging bilang ng nun ay 3rd fret. So, para hindi nyo na rin tanggalin yung ating capo. So, kung yung easy chords ang gagamitin nyo, okay lang na, dun pa rin kayo sa same fret na mag-plockings. Pero ang bilang lang nung guys ay mag-iiba. So, 3rd fret na yon. So, yun lang guys. Sampulan na ulit natin para makuha nyo na talaga. Napaka-easy lang, di ba guys? Yung mga chords na yun. So, pakututugtog nyo na agad siya. So, yun lang guys. Para sa taong na to, ito muna yung ating last na upload. So, next year na tayo mag-start after ng New Year. Siyempre, family time muna tayo. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa 2019 na to. Maraming salamat. So, na-monetize ako dito sa year na to. Maraming salamat guys sa 5 months lang. So, yun lang guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na guitar video tutorial. Maraming salamat. Hey!